Bitawan mo ako, wala ako. Ano ba? Umuwi ka na! Anong umuwi? Sir? Bitawan mo nga! Umuwi ka na! Bakit sa'yo pa ito? Ginawa mong beer house to ah! Ang lamay ah! Beer house! Kaya mo lang akong ginagawa! Maglalaro ako! Umalis ka dyan! Umuwi ka na! Huwag ka ditong manggulo! Hindi ako lang gugulo! Mukulat! Umuwi ka na! Umuwi! Uy! Ano? Ikaw pa matapang? Umuwi ka na! Tama ko! Umuwi ka na! Tama ko! Hoy! Kayo ah! Lalo ka na ah! Babalikan ko kayo! Tandaan niyo yan! Umuwi ka na! Chong? Chong! Chong! Ano yung ginagawa? Chong! 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 Hoy! Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo dyan, ha? Chong! Ay, baba mo yan! Tayo! Makita si Emily. O hindi. Para sa marami, pamilya ang sandigan at pinaghuhugutan ng lakas para magpatuloy sa buhay gaano man ito kahirap. Pero paano kung mismong kadugo mo pa ang sanhi para unti-unting mawasak ang pamilyang pinilit mong itaguyod sa mahabang panahon? Tunghayan ang kwento ni Emily at kung paano niya mapagtatagumpayan bilang asawa at ina ang sunod-sunod na dagok na dumating sa kanyang buhay. Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang wish ko lang. Ha ha ha!
Benji! Benji Marilyn! Mga anak ko! Mga anak ko! Benji Marilyn! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Ang mga anak ko! Nasaan ang tatay niyo? Mga kapitbahay! Oh, si Danilo bumalik! Bumalik! Ayan na! Subo! Pero! Ano? Ngayon niyo ilabas ang tapang niyo! Tulong! Sandali lang! Sino yan? Ano nangyari? Mabuti pa. Sumuko ka na. Susuko ho siya. Kaya ako nga kayo pinatawag. Ano mo naisip mo? Bakit mo nagawa nga dito? Pinatay ko sila. Dahil dapat lang sa kanila yon. Kailangan lumakas ang anting-anting. Kung hindi ako malalagot. Maraming salamat ho, Mayor. Walang kaso. Maliit na bagay lamang yan. Kumpara sa sinapit ng anak mo at sa mga kapitbahay niyo sa trahedya. Sisiguraduhin ko na magbabayad ang may sala sa malagim na pangyayari sa bayan natin. Di ko pa hintulutan na mangyari muli ito. Salamat po. Salamat po, Mayor. Ginagawa ko. Abulo yan para sa anak natin. Para sa libing ni Eric. Kuya, anong gagawin niyo sa pera? Wala kang pakialam ako na magtatabi nito. Mayor, magandang gabi sa'yo. Mawala na ako sa inyo, ha? Hindi po. Ben? Oo. Ben, bibili lang sana ako ng tinapay at kape para sa mga bisita natin. Pwede ba akong manghingi dun sa... Anong hingi? Di ba sinabi ko na sa'yo, wala ka nang hihingin, wala nang pera. Dinastos ko na. Sabi ko, mamumuhunan ako eh. Pero hindi para sa atin yun, para sa anak natin yun. Anong hindi para sa... Hoy!
Kung magsalita ka, parang ako may kasalanan, ha? Hindi mo ba nakikita to, ha? Pati ako, tinaga na magaling mo na tuhin, ha? Ha? Hindi lang kayo ang biktima rito, pati ako biktima rin! Ano ba? Hindi ka ba naiiyak? Dami sa ako sa labas! Wala akong pakialam sa kanila! Umalis ka dyan! Sa pagsuko ni Danilo, tila nabunutan ng malaking tinik sa dibdib sina Emily at iba pang mga biktima ng kanyang tsuhin. Pero lingid sa kanyang kaalaman, isa pang pagsubok ang tila naghihintay sa kanya. Emily! Emily! Sandali lang! Meron pa dito! Tsaka ito nga pala yung bayad ko. Ayan ah, tinagdagan ko na yan. Tsaka bakit kasi ikaw ang nagtatrabaho? Nasaan bang asawa mo? Sige ho, marami pa akong kukunin sa kabila. O siya, sige, mag-ingat ka ha. Nagugutom na kami! Ha? Hindi pa ba nagluluto yung tatay nyo? Anong oras na hindi pa kayo kumakain? Hoy! Ano ba? Gumising ka nga! Gutom na yung mga anak mo. Wala ka pa rin pagkain hanggang ngayon. Pagod na ako sa trabaho. Ito pa yung dadatnan ko. Walang pagkain. Hindi mo man lang naisip yung mga anak natin. Paano lulutuin ko? Wala tayong pagkain. Eh di sana bumili ka muna ng lutong ulam sa kanto. Ano nga pambibili ko? Wala ng pera. Nasaan yung pera natin? Wala ng pera. Abos na. Bakit mo ginastos? Ano ba dapat ang ginagawa sa pera? Di ba ginagastos? Hoy Emily, huwag mo akong dramahan ng ganyan ha. Alam mo, ikaw may kasalanan ito eh. Ha? Kung di mo pinatira dito yung tsuhin mo na yon, ha? Di sana di ako nagkaganito. Di sana buhay pa sana si Eric. Hanggang ngayon ba naman siya pa rin sinisisi mo? Baka nakalimutan mo. Nung pinagtangka niya yung buhay namin, nasan ka? Pinabayaan mo kami. Sarili mo lang yung iniisip mo. Alam mo, matagal nang miserable ang buhay natin. Nang dahil sa'yo. Kung nagsasawa ka sa ganitong buhay, eh di maghiwalay na tayo! Benji! Marilyn! Oh, magugustuhan nito. Benji, Marilyn, mga anak, kumain na muna tayo. May pasalubong ako sa inyo. Benji? Marilyn? Benji? Marilyn? Benji? Marilyn? Mga anak ko! Benji! Marilyn! Oh.
Ate, pwede ko magtanong? Ninakita po ba kayong bata na ganito po kalaki? Tsaka si Ben namin po, yung dati pong nakatira doon. Ay, pasensya na. Hindi ko sila kilala. Salamat po. Doon, ate, pagtanong niyo doon, oh. Sige po, maraming salamat, ah. Hello, ate. Ano, may balita na ba kayo sa mga anak ko? Dumating na nga ang kinatatakutan ni Emily. Tuluyan siyang hiniwalayan at nilayasan ni Benjamin. Tangay-tangay ang kanyang dalawang anak. Inilayo man ng asawa ang mga anak sa piling niya. Hindi tumigil si Emily sa paghahanap sa kinaroroonan ng kanyang mag-aama. Umaasang kahit sandaling oras, maibsan ang pangungulila niya sa mga bata. Ang totoo niyan, matagal na silang wala dito. Ano ko, saan ko kaya sila pupuntahan? Saan ko kaya sila mahahanap? Ang tanging nabanggit sa akin, napunta daw sila sa Katarman. Katarman? Diyos ko, napakaraming tao dun. Paano ko naman sila mahahanap dun? Napakamahal ng pamasahe dun. Yung kinikita ko sa pamamasura, napakaliit lang. Pasensya ka na, hindi kita matutulungan eh. Okay lang, ate. Napakalaking tulong na inabanggit mo. Salamat. Salamat din, ha? Mag-iingat ka. Hindi naman ako titigil hanggang hindi ko pa nakikita yung mga anak ko. Huwag ka lang kakita mo rin sila, ha? Basta mag-iingat ka, ha? Salamat. Mga anak, hindi ako titigil hanggit hindi ko kayo nakikita. Labing isang taon na ang lumipas nang maganap ang malagim na masaker sa lugar ni na Emily na ikinapaslang ng kanyang panganay na anak. Ngunit nananatiling nakakulong sa kanyang isipan ang bangungot na idinulot nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Kahit ilang taon, hindi ko pa rin matanggap na nandiyan siya sa kanyang kalagayan. Ang hirap na tanggapin kasi kung hindi lang masaker, hindi masana mangyari sa anak ko yan. Suhing ko talaga, napakasama talaga pag nakita ko lang talaga siya. Kulang pa yung katawan niya tagtarin eh. Pero kung may isang bagay na labis pang nagpapabigat sa pasangkrus ni Emily, ito ay ang pagkakawalay ng kanyang dalawang anak. Simula kasi nang itinakas sila ng kanyang asawa na si Benjamin, mahigit isang dekada nang hindi na muli nakita ng pobreng ina ang dalawa niyang supling. Yung dalawang anak ko po, andun po sa kanya, wala po sa akin. Tapos, yun ang inanap ko ngayon, kung ano na ang kalagayan nila doon. Dahil tsuhin ni Emily ang may kagagawa ng masaker, sa kanya na rin naibuntun ng pamilya ni Benjamin ang sisi kung bakit nila sinapit ang ganung kapalaran. Ako sinisisi po sa kapatid nila na nang, dahil po sa nangyari dito sa aming lugar na kung hindi daw nakatira dito yung kapatid nila, hindi daw mangyari ganyan na may sugat ang kapatid nila. Kung hindi lang dahil sa kapatid nila, gusto nila na paghiwalayin kami kasi hindi ako tanggap sa mga kapatid nila.
Ganun pa man, hindi rin naman naghuhugas ng kamay si Emily para lamang malinis ang kanyang konsensya sa sinapit ng kanyang pamilya. Alam niya kasing naging marupok din siya noong mga panahong kailangan-kailangan siya ng kanyang mga anak. Kumbagay, mas nanaig ang takot sa kanya nung dapat ay ipinaglalaban niya ang kanyang karapatan sa mga bata. Marilyn, Benji, sana patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko sa iyo, sa inyo. Hindi sana tayo magkahiwalay kung hindi dahil sa papa niyo. Marilyn, matagal ko na kayong hinahanap. Wala rin akong pera na pamasahe papunta sa inyo. Paano ko kayo makita? Natakot din ako sa lugar nila dyan. Mahal na mahal ko pa rin kayo. Sa ngayon, animo'y mas lalo pang nalubog sa putik ang naging kapalaran ni Emily. Kung hindi pa kasi siya mangangalakal ng basura, matutulog siyang kumakalam ang sikmura. Minsan ay sumasagi na sa kanyang isipan na pinaparusahan na siya ng langit dahil mas pinili niyang manahimik nung itakas ng kanyang asawa ang mga anak nila. Tatanggapin ko pa rin yun kahit anong sakit na salita nila sa akin. Siyempre, masasaktan din sila kailang taon na iniwan ko sila. Sana tanggapin nila ako sa aking kamalian kung anong ginagawa ko sa kanila. 12 taon ang naka-ano sa akin ngayon na gusto ko sana ipasil ko kayo kahit saan ang gusto nyo, sa peryahan o saan man, sa park. Walang kaalam-alam si Emily na natagpuan na namin ang dalawa niyang anak na si Benji at Marilyn. Napaunlakan din kami ng dati niyang asawa na si Benjamin para naman marinig ang kanyang panig. Hindi ko po pwede iwan sa kanila dahil yung pag-ugali parang hindi maganda. Ano ba? Yung parang hindi maganda yung pinakita nila sa akin na pag-ugali. Lumalabas sa aming interview kay Benjamin na hindi na nga maganda ang nagiging takbo ng pagsasama nilang mag-asawa. At para na rin makaiwas sa gulo, pinili na lamang nilang magpakalayo. Mabait naman siya. Wala naman po ako personal na galit. Ang ano ko lang, na ilalayo ko dito kasi yung nangyari nga sa amin na pinananaga kami. Baka mangyari ulit sa kanila, hindi na rin kami kikita-kita. Magulo man ang naging pagsasama noon ni na Emily at Benjamin, isang bagay naman ang naging malinaw sa amin. Malamig ang dalawang bata kapag napag-uusapan ang kanilang ina. Maliit pa ako, sinama na ako ni Papa, tapos doon ako lumaki, hindi ko na siya naalala. Hindi ko po rin aram kung mahal pa kami ni Mama, kasi di niya kami hinahanap. Sana magkita na tayo, mahigit 10 na tayong hindi nagkita. Sapat na ang aming narinig. At kung merong tao na dapat na kumausap sa mga bata, walang iba ito kundi ang kanilang ina. Gayunpaman, tinitiyak naman ni Benjamin sa dating asawa na hindi siya nagkulang bilang magulang sa kanilang dalawang anak. Mahal ko sila. Hindi ko sila sinasaktan. Hindi ko sila pinababayaan. Inaalagaan ko talaga ng maayos. Huwag kang mag-alala. Isang nakamaskarang lalaki ang namataang nag-aabang sa lugar kung saan nakatakda naming pagkitain sina Emily at ang kanyang mga anak. Pero huwag po kayong mag-alala kung bakit nakakubli ang kanyang mukha. Ipinapakilala nga pala namin sa inyo si Ishko the Magician. Siya kasi ang aming magiging instrumento para naman maging extraordinaryo ang araw na to sa buhay ni Emily. Ang alam ni Emily, dito magaganap ang pangalawang interview namin sa kanya. O Emily, huwag ka lang kukurap ha, dahil dito siguradong mamamangha ka. Halos matulala si Emily sa makapigil-hilingang tricks ng magician. Kaon, ba't kinain? Itong sunod na magic trick, siguradong magugustuhan mo, Emily. Sumilip ka lang sa magic bag ni Ishko. Baka ahas yan eh. Huwag ka na mag-alinlangan, Emily. Hindi ka namin ipapahamak.
Ano nga yan? Doon na naging madamdamin si Emily nang makita niya ang liham na pinadala niya sa programang Susi na Raw sa kanyang mga suliranin. Mabuti pa, Emily, ilagay mo uli ang sulat mo sa magic bag. At ang magic word, walang imposible. Dahil... ikaw ay nasa wiskulang. Simula ng trahedya sa kanyang pamilya noon, wala na raw dumating na swerte sa kanyang buhay, maliban sa araw na ito. Kasi gustong-gusto ko talaga makita yung mga anak ko. Kasi ilang taon na po hindi ko saan na nakapiling. Marinin, Benji, sana makapiling ko po kayo ngayon. Gustong-gusto ko talaga kayong yakapin. Para sa aming finale, sana'y magustuhan mo ang sorpresa namin para sa'yo. Alam! Ay, Benji! Ikaw, Benji! Ikaw, Benji! Alam, Marilyn! Ano yung mga anak? Sulit ang naging paghihintay ni Emily dahil yakap-yakap na niya ngayon ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Mahal na mahal ko kayo, Marilyn. Mahihanagot makaroyal na makit ang kamo. Marilyn, kilala mo siya? Kilala mo siya, Marilyn? Hindi mo ko kilala, Marilyn. Takal na kasi. Pansin naming kabaligtaran nito ang naging pagtanggap ng mga bata sa kanilang ina. Kaya naman, hinayaan na naming makapag-usap sila ng pribado. Ito na kasi ang pagkakataon ni Emily na kausapin ang mga anak at humingi ng tawad. Siyempre anak ko pa rin yan kasi siyempre ganyan talaga. Pag bata pa, wala kung ano, yung pag-iisip nila. Naintindihan ko rin naman yan sila. Importante, nakapiling ko sila, nayakap ko sila. E baka sakaling makatulong na mapabilis na makagaan ng loob ang tatlo, naghanda kami ng mga malakarnabal na palaro para sa kanilang family bonding. At syempre, special din ang mga papremyo namin. O, ready na ba kayo? Sa unang palaro, wala kayong ibang kailangan gawin, kundi tamaan ang mga lobo. Ay, kabayo ka. Kabi. Aba, mukhang na-enjoy ng mag-iilang aming palaro. Kunin mo daw yung patin. At dahil asintado kayong tatlo, eto ang inyong napanalunang premyo. Taunan daw natin. Electronic gadget. Patok na patok ngayon sa kahit na anong edad ang e-tablet. Kaya, ayan, at tig-isa pa kayo. Ikaw, anong nararamdaman mo ngayon? Saya. Bakit? Push ko lang. Ikaw. Tignan naman natin ang husay ng tatlo sa pamimingwit. Special din ang premyo sa palarong yan, Emily. Hi, Miss Emily. Nakikibhagi ang Soyaco Hotel and Resort sa katupanan ng yung wish. Kaya in behalf of our family, bibigyan ka ka namin ng accommodation and meals. Isang libreng bakasyon lang naman sa napaka-eleganteng hotel na ito ang inyong may experience. Ma'am, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi po ako makakarating ganitong hotel. Ngayon lang po ako, first time ko pa lang po nakapunta po ako dito. We save the best for last, kaya dapat galingan nyo, Emily, ha? Pero dahil nakikita naming nag-enjoy ang mag-iina, dito pa lang, ngiting panalo na ang ilaw ng tahanan. Tama yan! Hakutin yung lahat ng papremyo. Nakikibahagi ang dole sa katuparan ng inyong wish at ito ay isang certificate for qualifying as a beneficiary for the Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, a worth of 20,000 pesos starter kit for a sari-sari store business. Magpapasalamat po ako sa kanya, kay ma'am, at saka lalong-lalo na sa ano sa GMA. Kung hindi dahil sa ano sa sulat ko, hindi ko pa matutupad ang aking mga pangarap para sa kanila. Wala naman daw perpektong tao sa mundo. Kaya hindi dapat nakakahon sa masamang pagtingin ang isang tao kung hindi man siya naging ayon sa ating batayan. Ang mahalaga, hindi siya tumigil na gumawa ng paraan para maituwid ang mga pagkakamali, kapiling ang mga mahal sa buhay bilang mga inspirasyon.
Sabi nila, bawat pamilya ay may kapintasan dahil lahat ay may bahid ng pagkakamali. Hindi man naging perpekto ang mga pinagdaanan ni Emily. Ang mahalagay, natuto, nagsisi, at handang ituwid ang pagkukulang noon. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapuso, ako po muli si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.